papuri sa itaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa itaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umami ang daigdig lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang iyong espiritong sa amin ay kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo, huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nung ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ang isang aklat na nakabalunbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ng Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko ay parang pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na natamo yaong aking minimithing kautosan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, paamuan ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong sandaang ang tupa? Kung maligaw ang isa sa mga yon, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, bahagi ng turo sa atin ang Ebanghelyo sa araw na ito, yung ibig sabihin, mapasakop sa paghahari ng Diyos. At alam natin yung sinasabi paghahari ng Diyos, nagsisimula dito sa ating buhay sa lupa, ngunit ang pinakakaganapan ng ating pagsapit sa paghaharing yon ay nasa langit, kung saan kapiling na natin mismo ang Diyos. At ang tanong dito ng mga alagad, sino yung pinakadakila? Pero hindi yun ang sagot ni Jesus. Ang hinahanap nila yung pinakadakila, pero sinabi sa kanila, ano muna yung minimum requirements para makapasok
sa paghahari ng Diyos. Kung ba sila ang hinahanap nila, sino yung pinakadakila dyan? Sino yung number one sa kaharian ng Diyos? Pero sinasabi ng Panginoon, abutin nyo muna yung pinakamababa. Yung requirements muna, yung pangangailangan nating tuparin para tayo mapasakop sa paghahari ng Diyos. At anong sabi ng Panginoon? Kagaya ng isang bata. At ano yung kailangan tularan doon? Ang kanyang pagiging mababa, ang pagpapakababa. Marahil sa buhay na ito, laging tinuturo sa atin yung pagpapakataas. Kung ikaw nagtatrabaho, marami siguro dito papunta ngayon ng trabaho, wala naman siguro nagtatrabaho na gusto ma-demote ng ma-demote, pagpapakababa. No? Siyempre, pangarap mo lagi, taas ng taas. Di ba? Gusto mo may promotion. Gusto mo tataas ang sweldo. Hindi ba yan yung pinananawagan hanggang ngayon, pero hindi makuha? Gusto natin siyempre, tinuturo sa atin yan ng buhay, yung pagpapakataas. At sa kahit anong antas naman ng ating buhay, para bang ganoon ang modelo ng buhay. Pero kakaiba doon sa paghahari ng Diyos. Dahil doon, yung pinakaaba, yung pinakamababa, siya ang itinataas. Kagaya na lang halimbawa ng mahal na Birheng Maria, ang sabi niya, siya'y abang alipin lamang ng Panginoon. Subalit sa kanyang pagkilala ng pagiging aba, siya mismo ang itinaas. Literal, iniakyat mismo ng mga anghel sa langit. At yun din ang panawagan para sa atin. Paano yung mga puso natin dapat maging aba, maging mababa, upang lalong matuto mula sa Panginoon? Kasi kapag puno na ng yabang at pagmamataas ang ating puso, hindi natin matutunan paano maging aba, kagaya ng ating pong Jesus Nazareno. At sa ganun din, sinasabi rin ng Panginoon, tayo na kumikilala sa ibang mga tao na aba, yung mga maliliit sa lipunan, yung mga itinuturing na hindi mahalaga sa lipunan, pag daw kinilala natin sila at tinulungan, ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang ating pinaglilingkuran. Kaya yan yung ating pagninilay para sa araw na ito, na paano natin magagawa yan sa ating sariling mga buhay? Paano natin matatanggal yung pagiging mapagmataas sa ating mga puso at mapili yung pagiging mababa at pagiging aba tulad ni Jesus? Marahil pwede natin simulan yan, halimbawa, sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung pagpili natin, halimbawa, maglingkod sa kapwa. Kapag ikaw kasi laging ang pinaglilingkuran, nakakalimutan mo yung pagiging mababa. Pero kapag ikaw nagsimula naman maglingkod, yan ang pagsasaloob ng pagiging mababang loob. Yung ating pagpili na lang ng pagtitiis at pagsasakripisyo, yan ay paaralan para tayo ay matuto mula sa ating Panginoong Jesus Nazareno na siyang pinili din maging aba upang tayong lahat ay tumaas. Kumbaga, ang ating Panginoong Jesus nagpakababa upang tayo lahat iangat niya, at sa pamamagitan nun, tayo rin matuto mula sa kanyang halimbawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na kanyang mga minamahal na anak. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento
sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga leader ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang mga maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Punuin nawa kami na iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mong sa amin ang kababaan loob ng isang bata sapagkat sa mga tulad nga nila ang kaharian ng langit. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming balay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inihalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Pagsitayo po ang lahat. At manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ni ang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ang ipinagbagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos, lamang hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muni kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo't patuloyin sila sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagubili ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at kadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. How I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. The unique joy of my heart. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tinitinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin.